So dito guys, maglagay tayo ng 2 cups ng bigas. And then huhugasan muna natin siya at ibababad ng 30 minutes. At habang nakababad siya, gagawin natin yung ating iba pang mga ingredients. Lagay lang tayo ng cooking oil. So, sobrang dali lang ito, mams, no? Magigisa-gisa lang tayo. Bawang. Pag naaamin nyo na yung aroma ng bawang, parang ganito, oh. Ayan, ito, oh. Lagay na natin yung sibuyas. Medyo ika-caramelize lang natin yung sibuyas para mas masarap. Ayan po. Ayan. Caramelize na po yung ating mga sibuyas. Lagyan na po natin yung ating carrots at saka patatas. Sabay na po sila. So, ito pong niluluto ko ay lunch. Ayan. So, very healthy and delicious po yung ating lunch. Diba? Isang kainan na lang. May ulam ka na. Ay, sorry. May kanin ka na, may ulam ka pa. So, hindi natin kailangan sobrang lutuin yung patatas at carrots, yung sobrang malambot. Kasi, itutuloy natin yung pagluluto niyan mamaya pag nandun na siya sa rice. Ayan, so ngayon, nilalagay ko yung ating hiniwang spam. Yung kalahati lang po ng spam yung nilagay ko. Kasi, alam natin lahat na yung spam ay medyo strong yung flavor niya. Sobrang malasa. Lalagay ko na rin agad yung ating soy sauce. Ayan. Talagay din ako ng oyster sauce. So, oyster sauce, siguro tansyahin ko na lang ito sa mga isang kutsara. Ang dango. So, ayan. Pwede na nating lagyan ng tubig. Pakuluan lang natin sa saglit. So, naglagay lang ako ng mga 1.5 cup. Ganyan. So, ayan, ma'am, kumukulo na po siya. Pwede ko na siyang patayin. Ayan. And then, i-transfer na natin siya sa ating rice cooker. Talin lang natin dito. Maliit lang yung rice cooker namin, pero maniwala kayong magkakasya po. Ayan. Kunin natin lahat. Sayang yung mga sibuyas. And then, kunin natin yung ating rice na binabad kanina. Kung kinakailangan mag-add ng water, okay lang po yun. Mag-add po tayo. Kunin natin lahat ng mga rice. So, dito mag-add pa po ako ng konting water. Konti na lang. Kailangan kasi level lang yung tubig. Hindi naman siya as in apaw. Kasi nasoak na po natin siya. Nalagay tayo ng sesame oil. Ayan. Para mas
alam niyo yun, may added flavor tayo sa ating rice mamaya. And then, maglalagay po tayo ng eggs. Yan, kung ilan kayo sa bahay, ganun kadaming eggs ang ilagay ninyo. Yan, sinasalin ko muna kasi baka makakuha tayo ng bugog na itlog. Mahirap na, baka sumama sa kanin. So, make sure natin na pag nilagay natin yung egg ay hindi sira. Kasi once na i-transfer na natin dyan yung sirang egg, wala na po tayong magagawa. Uulit po tayo. Ayan na, ma'am. Ayan, so, lalagyan lang din natin siya ng dahon ng sibuyas sa ibabaw. Pampabongga. Pampabongga lang. Pampaandar. So, kung wala naman kayo nito, okay lang. Optional. Maglalagay din ako ng sesame seeds. Yung sesame seeds ko po, naluto ko na po ito. Andar lang po ito, pampaandar. Ayan na. Takpan na po natin siya. And then, start natin. And then, lutuin natin siya ng mga 10 minutes. Balikan natin siya. Tingnan natin kung okay na. Wow. So, check natin siya. Uy. Ayan na siya, oh. Kuha tayo. So, lagay natin. Kain po. Unang lasahan ko yung sesame oil, yung sesame taste niya. Lasan-lasa. Tapos yung spam, ang perfect sa rice. Yung patatas, malambot. Pero hindi lamog. Ang sarap, try nyo. Yung egg luto, yung rice luto, luto naman siya lahat. Sobra sa 10 minutes, ma'am. Basta antayin yung mainin para lang kayo nagsain. Sobrang sarap. Yung sesame oil, huwag nyo kakalimutan. Ang perfect. Sa pa. And by the way guys, no, don't forget to follow me on Instagram and on Facebook page na Nanacooks. Ayan. So, doon nyo sa Instagram makikita yung mga ibang ganap sa buhay namin ng mga anak ko. So, hindi ko na mapigilan kumain kasi ang sarap talaga niya. Sobra.